Hindi man tinugunan ni Aubrey ang pag-ibig na inamin sa kanya ni Daniel, pinagbigyan naman niya ito na makasama sa pamamasyal sa magagandang tanawin sa kanilang lugar. Hanggang sa madaanan nila ang Hacienda Avellino. Hindi maiwasan ni Daniel na muling manariwa sa isip niya ang masakit na alaala ng kahapon na may kinalaman sa nakatatanda niyang kapatid na si Adolfo. Pero wala siyang balak na ibahagi ito kay Aubrey. Sa kagustuhan ng dalaga ay pinuntahan nila ang puntod ni Adolfo. Hindi maipaliwanag ni Aubrey ang nararamdaman nang makita ang puntod ni Adolfo. Naiyak siya na parabang dati na niya itong kilala. Nakita yun ni Daniel kaya tinanong siya nito kung bakit siya naiiyak. Hindi makasagot ang dalaga. Paano nga ba niya sasabihin sa binata na ang multo ng kapatid nitong si Adolfo ay naroon sa mansyon at kasama nila sa bawat araw? Na ito ay kaibigan na rin niya at higit na malapit sa puso niya. Sa huli, naisip ni Aubrey na baka hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin niya yon. Baka hindi lang siya nito paniwalaan. Isa pa, kailangan din muna niyang tanungin si Adolfo at hingin ang permiso nito kung handa ba itong ipaalam sa kapatid ang presensya nito sa mansyon. Sinabi na lang ni Aubrey kay Daniel na siya man ay hindi niya alam kung bakit bigla siya nakadama ng lungkot at naiyak. Inaya na siya ng binata na umuwi. Nang nakatalikod na si Daniel, napansin ni Aubrey ang isang bulaklak na umusbong sa gilid ng puntod ni Adolfo. Pinitas niya to at kinuhanan din ng picture ang puntod. Nang makabalik na sa mansyon, habang nagpapahinga si Daniel sa silid nito, ay bumaba naman sa basement si Aubrey para doon kausapin si Adolfo. Iniabot niya rito ang bulaklak na pinitas niya. Tinanong ni Adolfo kung para saan yon. Ani Aubrey, nakita niya yung nakatubo sa gilid ng puntod. Ng puntod nito. Nagulat si Adolfo nang malaman na nagpunta ang dalawa sa puntod niya. Tinanong din ni Adolfo kung bakit ito pinitas ni Aubrey. Sagot ng dalaga, gusto niyang makita mismo ni Adolfo ang bulaklak na yon na tumubo sa gilid ng puntod nito. Para sa kanya, isa raw iyong simbolo ng pag-asa na kahit wala ng buhay ang katawang lupa ng isang tao ay may maganda pa rin umuusbong sa paligid nito. May maganda pa rin nangyayari. Tulad daw yon ni Adolfo na kahit isa na lang itong multo ay meron pa rin pwedeng magandang mangyari. Tipid na ngumiti si Adolfo. Tama raw si Aubrey. Dahil sa tagal ng pagiging malungkotin niyang multo sa mansyon na yon, ay hindi niya inaasahang darating pa ang tulad ni Aubrey para maibsan ang kalungkutang yon. Siya raw ang puntod at si Aubrey ang bulaklak na umusbong sa kanyang tabi. Napangiti rin ng tipid ang dalaga sa sinabi ng binatang multo. Tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi, but deep inside, napakaluwang ng pagkakangiti ng kanyang puso. Nakabalik na sa trabaho si Daniel. Pagkakataon na ni Adolfo para maiparamdam naman ng lubos kay Aubrey ang kanyang pagtatangi. Hindi nga lang niya alam kung paano ito sisimulan. Natatakot din siyang mabigo, hindi tulad ng kanyang kapatid na ang gaang magdala ng problema na nakakaisip agad ng paraan kung paano mapapalitan ng saya ang lungkot. Habang minamasdan ni Adolfo si Aubrey sa pagtatype nito sa teres, ay muling nagpakita sa kanya si Azrael. Pinaalalahanan na naman siya nito at binigyan ng warning. In love now, iyak later, anito. Dahil sa mga paalalang iyon ng anghel, kaya palaging may pagdadalawang isip si Adolfo na sundin ang ibinubulong ng kanyang puso. Kaya lang, ang hirap talagang kalabanin ng puso. Kapag hindi pinakinggan ang bulong nito, ay magsusumigaw naman ito. Sa tingin niya, ay hindi niya magagawang talikuran ang pag-ibig kay Aubrey hanggat narito pa siya sa lupa.
Bahala na akong pag-ibig ang maging dahilan ng pagkabulid niya sa impyerno. Tatanggapin na lang niya, basta't mahal niya ang dalaga at paninindigan niya ang pagmamahal na ito. Naiiling na naglaho na lang si Azrael. Walang maisip na idea si Adolfo kung paano siya magtatapat kay Aubrey, kung paano niya ito liligawan. Kaya naman ang ginawa niya ay sinamahan na lang niya ito sa mga bagay na naiisip nitong gawin. Tulad ng pag-aayos ng hygiene. Natutuwa si Aubrey sa mga bagong sibol na bulaklak. Naging katuwang din siya ng dalaga sa paglalaba at pagpapalit ng mga kurtina sa mansyon. Maging ang dati niyang silid ay nilinis nilang dalawa at binigyan ng bagong buhay. Tinuruan din niya ang dalaga ng mga alam niyang luto. Hindi kasi masyadong marunong magluto ang dalaga, kaya tinuruan niya ito ng tamang diskarte sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Nakipaglaro rin siya ng chess dito at tinuruan ito kung paano ititira ang mga pyesa sa delikado ng sitwasyon. Nabanggit ng dalaga na gusto rin niyang matutong magpiano, kaya naman buong puso at tiyaga siyang tinuruan dito ni Adolfo. Masayang masaya at napakagaan ng pakiramdam nila. Habang tinuturuan ang dalaga sa pagpapiano, ay nasagi ng malamig na daliri ni Adolfo ang mainit na daliri ni Aubrey. Nagkatinginan sila at nagkangitian. Ipinagpatuloy nila ang pagtuturuan. Halos araw-araw ay nauupo sila sa piano hanggang sa unti-unti nang makatipa ang magandang pyesa si Aubrey. Habang tumutugtog ang dalaga ng madamdaming pyesa, ay nakatitik sa kanya ang binatang multo. Masuyong pinapakinggan ito. Naisip itanong ni Adolfo kung kanino niya gustong ialay ang tugtugin iyon. Tumingin sa kanya si Aubrey at ngumiti ng ubod damis. Mahina ang boses, ngunit dumagundong ang sagot na iyon sa puso ni Adolfo nang sabihin itong, "Sayo." Tinanong agad ng binata kung nagbibiro ba ito. Umiling si Aubrey at sinabing hindi siya nagbibiro. Totoong kay Adolfo niya inihahandog ang tugtugin iyon dahil ito ang nagturo sa kanya. Tumango-tango ang kinikilig na multo at napangiti na rin. Patuloy na nagkamabutihan ang dalawa sa paglipas pa ng mga araw, kahit pa dumadalas ang pagbisita ni Daniel sa mansyon. Kapag naroon si Daniel, ay hindi gaanong nakakalapit si Adolfo kay Aubrey dahil iniwasan din niya na mapahamak ito dahil sa kanya. Sa ganoong sistema, ay hindi na malaya ni Adolfo ang mabilis na pag-ikot ng orasan sa bawat araw. Nakatuon kasi ang buong atensyon niya kay Aubrey. 6 na buwan na lang pala ang ilalagi niya sa mundo. Nauubusan na siya ng panahon. Kailangan na niya ipagtapat kay Aubrey ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Sa gayong pag-iisip, ay biglang lumitaw si Azrael. Anito, hindi na naman kailangan magtapat ni Adolfo dahil maayos naman ang pagtitinginan nila ni Aubrey bilang magkaibigan. Hindi pa raw ba ito kontento sa ganun? Umiling si Adolfo. Ang gusto raw niya ay malaman ng dalaga ang nasa puso niya at gusto rin niyang malaman ang nasa puso nito. Napabuntong hininga ang anghel at sinabing wala na siyang magagawa sa katigasan ng ulo ni Adolfo. Pagkasabi niyon ay naglaho na itong muli. Sa kailaliman ng gabi, isang multong gala ang naligaw sa harapan ng mansyon. Isang lalaking multo. Naisipan itong pumasok doon. Naramdaman iyon ni Adolfo, kaya agad itong pumanhik mula sa basement. Hinanap niya ang multo. Nasa silid na ito ni Aubrey at gumapang sa loob ng kumot ng dalaga. Naalimpungatan si Aubrey at napasigaw nang maramdamang may malamig na hanging dumampi sa kanyang hita sa loob ng kumot. Akala niya ay si Adolfo ito, kagagalitan na sana niya. Ngunit gayon na lang ang takot niya nang makitang iba ang multong iyon
Nakakatakot na itsura ng isang lalaking multo. Takot na napatalon mula sa kama si Aubrey. Sakto sa kanyang paglundag ay nasalo siya ni Adolfo sa mga bisig nito. Hindi siya naglagos dito, kaya nagtaka ang estrangherong multo. Maingat na ibinaba ni Adolfo ang dalaga at hinarap ang kapwa multo. Tinanong niya kung sino ito at ano ang pakay sa mansyon. Sinabi ng multo na napadaan lang naman siya, wala siyang intensyong masama. Maliban noong makita niya ang isang magandang babae, naakit lamang daw siya rito. Binalaan ni Adolfo ang multo at sinabi rito na kailangan na nitong lisanin ang mansyon bago pa man ito matikman ang galit niya. Naiiling na naglipat ang tingin ng estrangherong multo sa dalawa. Huhulaan daw niya. Mag-asawa raw ang mga ito at nauna lang nategi si lalaki. Nagkatinginan sina Aubrey at Adolfo. Sinang-ayunan na lang ng dalawa ang sinabi nito upang hindi na humaba pa ang usapan. Pilit na itong itinataboy ni Adolfo. Sa ikalawang pagkakataon ay nagulat ang estrangherong multo nang mahawakan siya ni Adolfo at maitulak. Bakit daw nakakahawak si Adolfo nang walang paglalagos? Anong klaseng multo raw ba ito? Hindi na yung sinagot ni Adolfo at sa halip ay patuloy na ipinagtabuyan ang kapwa multo. Bago tuloy ang umalis, nilingon ng estrangherong multo ang mansyon at sinabi sa sarili na kailangan niya matuklasan ang lihim ng multo sa mansyon. Sasabihin niya sa mga kasamahang multo ang tungkol dito. Mm-hmm.